his lips into the silence. My world is like a river, as dark as it is deep. Night after night, the past slips in and gathers on my sleep. My days are just an endless dream of emptiness to me. Filled only by the fleeting moments of his memory. Into the silence of my dreams last night, wandering from room to room, his tingling each light, his laughter spills like water from the river to the sea. And I'm swept away from sadness, clinging to his memory. Mataas, kailangan mataas siya. Just an endless dream of emptiness to me. Filled only by the fleeting moments of his memory. Wandering from room to room.
Isang punong-puno ng pagpapalang hapon ang nais kong iparating sa lahat ng mga taga-subaybay ng programang Sweet Memories, talakayin at ipapa dito sa Kakampi Online. Kay Ma'am Pen Nicodemo, ayan, nagpasalamatan natin ang ating manager, Ma'am Pe, at ang ating ang kanyang hubby, Sir Rizal, ang ating technician. Ano po, nagpapasalamat na ako pero nagsisimula pa lang po tayo. At syempre, antabayanan pa natin ang ating ka Henry Samaniego, ano, na traffic yata. Okay. Magandang hapon pa rin po sa inyong lahat. Ano po? At syempre, ito po ang inyong lingkod, Madam Butterfly. Samahan niyo po ako alauna hanggang alas dos ang ating Sweet Memories kasama ang ka Henry Samaniego. At mamaya po, back to back with Madam Butterfly and Friend. Ano po? Kasama ang ating kaibigan na nasa bahay po niya at hindi ko muna pinapunta. Sabi ko, mag-relax muna siya kasi po masyado siyang na-stress nung nakaraan dahil diyan sa globe na yan, ano? Yung globe na kanyang Wi-Fi at telepono, hindi nga nagagamit yung tenamanang nanin na yan eh. Tapos kung makasingil ganun pa rin ang presyo, aba-aba, adjust muna bago kayo maningil, ha? Okay. At syempre, batiin po natin. Babati na muna ako. Ay, nako nga. Na-excite po tayo kasi nakikita naman ninyo yung ating table setting, ano? Bago po ito sa aking paningin. At bago po tayo magsimula, ano? Bago tayo magpatuloy sa ating ginagawa, nakapagsimula na tayo bago po natin ituloy yan, narito po ang ating panalangin. A prayer for success and good fortune. God in heaven, you are the wonderful creator of everything there is. Because you have made everything there is, Father, lead us to where your abundance lies. You have filled the earth and sea with all the good things we need to make us comfortable and happy. You have placed them here for our use. You have offered them to us in return for so little. Just that we seek your kingdom and its righteousness. Help us to use whatever talents we have to gain security and prosperity. Help us to use whatever things we own in the right way so as to increase them. Heavenly Father, bless us with success and good fortune. Bless our homes with happiness, our work with plenty, and our fellowship with love and cheerfulness. And as we rise from this prayer to you, dear Father, grant that we may carry that wonderful feeling of your greatness right into our work and life, knowing that success and good fortune cannot help but be ours. Amen. Every time I hear a newborn baby cry, or that you leave, or see sky, then I know why I believe. Every time I hear a newborn baby cry, or that you leave, or see the sky,
batiin natin ang ating kaibigan, LB Manuel Lapus, nanonood po siya ngayon. Happy watching. Ano po, dyan lang po kayo, Babsi Damboski, Damboski. Ayan, sino pa? Lori Mira. Ayan. Ayan, Damboisi. Sorry ha, Babsi. Lori Mira Torres. Ayan, Gertrudes Inting. Rosalinda Paz Antaso. Okay, hi ma'am, thank you, good morning, good day. Johamero is watching, thank you. Alma Repolido Anorico is watching. Okay, ito pa, LB Manuel Lapus, good PM sa lahat ng mga taga-subaybay na mga sweet memories din. Oo, thank you ha, pag-greet ang mga ana. Ayan, si ano, naalala ko na. Naalala na, pagkatapos nakalimutan na naman, ano, talaga naalala ko na nga kanina eh. Ayan, pangalan, ikaw talaga, si Vladimir, yan ang only son ng ating kaibigang LB Lapus, at saka ang kanyang, ano, ang kanyang wifey. Little Salced Hernandez is watching, hello, dyan lang po kayo. Hi Mel, new look ha, new look, oo, new look tayo dito sa office, ano, pero yung ano, yung pa rin, unti-unti lang humahaba, ano. Chris Del Valle Magtuto is watching, Chris Del Valle, hello, like ko po, thank you po sa lahat ng ating mga nanonood. Tito Hachero is watching, hello, ito po yung ating kasamahan sa, ano, sa Pinoy Tabloid, medyo mag-antay-antay tayo, no? Abangan natin ang pasya ni ano, ni Madam ng ating ng asawa ni Sir Rene. Riadan Rogero Ocampo is watching. Okay, thank you for watching. Diyan lang po kayo hanggang alas 2 po itong ano natin, tong Sweet Memories, at 2 to 3 naman po ang Madam Butterfly and Friends. So back to back po 'yan. At siyempre, mamaya, ano po ba ang ating mga pag-uusapan? Siyempre, sa ating karakter at realidad, ano, mamaya yan. Abangan ninyo, ano ba yung pag-uusapan natin dyan? Meron tayong salawikain. Ano ba ang salawikain? Ang salawikain o kasabihan ay ipon ng mga salita na nasa sa verso. O yan, naka-verse po siya. Maaaring may sukat at kadalas ay may tugma. Ang pangunahing layunin ng mga salawikain ay ang pangangaral o kaya'y ang pagsasabi ng katotohan ng hindi mapapasubalian na maaaring maging gabay sa ating mga pamumuhay. Meron tayo niyan. Patnubay sa pakikipagkapwa at buhay, suhay sa pakikipaglaban sa karahasan ng buhay. Ayan. Isa na ang ating ano dito. Pag-usapan natin ngayon ito sa ating karakter at realidad. Na ready na. Okay, ating karakter at realidad. Ibase po natin ito dito sa ating salawikain. Ang taong matiyaga, nagkakamit ng biyaya. Ayan. Tingnan po ninyo, ano po, marami po diyan yung pagkami nagustuhan lamang po sila. No? Kunwari, mangangarap sila hanggang pangarap. Pag ang pangarap mo ay puro hanggang pangarap ka na lamang, hanggang maparalyze ka, walang mangyayari sa iyong buhay. Pero kung kayo po ay ginagawa ninyo yung pangarap, medyo marami kayong pinagdadaanan, hirap, parang tubig, ano po, na dumadaloy lamang yan, ang dumadaloy, sumabay na lamang po kayo, pero huwag niyong bibitiwan ang inyong pangangarap, dahil po, yan lang po ang libre, ano po, yan ang pangangarap lamang, ang tanging libre na ating pwedeng maging basihan ng ating magiging tagumpay sa ating buhay. Ito ang tagumpay naman na yan ay nakasalalay lamang po yan para sa inyong sarili. Ano po, kung hindi kayo magtitiyaga, anong nilaga kaya ang inyong makukuha, di ba? So, anong biyaya ang pwede nating makamit kung tayo po ay para po tayong pugon? Pugon na sinindihan, biglang nagliyab, pagkatapos ay kugon ba yon? Oo, yung nakatumpok na mga tuyong dayami. Pag yan po ay sinindihan yan, mamaya yan, namamatay na. O mga ilang ano pa lang, sandali lamang yan, nagsisiklab yan, ay pwede na siyang mamatay. Ano po? Kung ang inyo pong pangangarap ay ganun lang, parang ningas kugon, no? Ningas kugon. Bigla lang, mainit ka ngayon. Pagkatapos, marami ka ng challenges na naharap. Marami ka ng challenges na salubong.
maraming challenges na lumitaw sa iyo. Lahat ng challenges na yan ay yan ay mga sagabal sa iyo, no? Pero kung ito po ay haharapin natin ng tama, no po, hindi yung ito, ano ba naman yan, ganun ganito. So, stop po tayo sa ating pagrereklamo. Tingnan po natin kung ano ba yan. Tingnan natin sa magandang side, sa positive side, kung ano yung dahilan kung bakit nagkakaganyan ang ating mga plano. Pag-aralan po natin ang ating mga bawat kilos at maaaring sa mga nakaraan na mga pagkakamali natin ay makapulot tayo ng bagay ng kagandahan o makakainganyo sa inyo upang ipagpatuloy ang inyong pangangarap. Hindi po bigla ang pangangarap natin, ano yung kung ano yung pangarap natin, yan ay makukuha natin agad. Pag-aralan po ninyo at para po diyan sa ano na yan, sa ating karakter at realidad. Narito po ang awiting, saan ako nagkamali. Pag-aralan po natin at baka mamaya andyan po ang kasagutan. Si Sherwin po ito. Hello, hello. Tess Pelayo, get well soon, Belle. Oh, oops, ako si Belle. Belle, mukhang si Miss Belle Goles ba to? Okay, thank you for watching, Victoria Penueco. Okay, yan. Aba, na ano, yan. Lita Salceda, Hamel. Okay, Chris Del Valle, amen daw. Okay. Ayan. So, ito pong si Bengal Shamsher. Okay, Sherwin. Sige, dyan ka lang. Okay. Alam ko naman may naiintindihan ka naman sa mga Tagalog. Ano? Okay? Indian po ito. Ano po?
Okay? Hi kay Albert Mira. Yan. Happy watching sa iyo, Albert. Okay, tumatawag siya. Live po tayo sa Facebook po tayo, no? Live po tayo every Friday, 1 to 3 p.m. po ang inyong lingkod, Madam Butterfly. At saka, syempre, samahan niyo ako lagi. Thank you po dun sa aking mga laging nakakasama. Ano po, maraming maraming salamat. At sana po, kung meron po kayong mga suggestion, kung ano man po ang ating gusto ninyo pong makita, marinig, maliban dun sa ating iba pang regular na ginagawa dito, katulad ng mamaya, may panaginip tayo. Ano po, kahulugan ng panaginip. Mamaya po, meron pa rin tayong horoscope reading. So, meron pa rin tayong sharing ng mga, kung meron po kayong mga, mamaya, tingnan natin kung ano po yung ating shake to good health tayo, ano, mamaya, abangan po ninyo yung mga yan. Yan po ay ating tatalakayin mamaya, alauna hanggang alas dos po yun, ano po. So, tuloy-tuloy po lamang tayo, at natutuwa po ako na kayo po ay nariyan, bagamat yung aking kapartner dito, si Ka Henry, ano po, ay nawawala pa. Ayan, okay lang, sige. Hindi siya nakapag-text kung ano man, kanina medyo magkaano kami, no? Magkausap kami kaninang umaga, yan. Okay. At ngayon po, ngayong araw na to po, itong anong oras na? 1. Nako, bukas po ang Esensa, ano po, office diyan po sa Rizal, Depo Angono, Rizal. At sa kasalukuyan, nagkakaroon sila ng MRA, Magnetic Resonance Analyzer. Yan po ay isang kumpletong pag tingin sa inyong katawan para malaman kung ano ba ang problema sa inyong kalusugan, ano? Checking your body imbalances sa halagang 250, okay, tumaas yata. Pero anyways, mas mura pa rin po sila, at makikita po natin kung ano po yan. I-screen po kayo dyan, ano po, at malalaman ano po ang inyong problema. Kahit secret-secret ninyo, makikita at makikita po yan, no? Hindi magsisinungaling ang magnetic electrolyte sa inyong katawan, at makikita po yan dun sa analyzer. Maganda yan. At pagkatapos dyan, po natin si Doc Arman po yung ano diyan, titingin po ng result na yan, at siya po ay magkakaroon, magbabahagi po ng tungkol sa pangkalusugan, ano po. Kaya inaanyayahan ko po kayo na magtungo po kayo doon, magpunta po kayo, makinig po kayo sa health program, ano, organic way of living na isinasagawa po ngayong araw na ito diyan sa Rizal Depo, diyan po sa second floor ng Pure Gold Extra. Ayan, dyan po kayo. At kung narinig po ninyo yan dito sa ating programa, lagay nyo na lang po, Madam Butterfly po ang nag-invite po sa inyo. Kaya iniimbita ko po kayong lahat. Dyan lang po kayo, doon lang po kayo. Punta po kayo doon, at makikita po ninyo, maganda po yung ating mapapanood dyan, ay maririnig dyan. Okay. Sino pa? Thank you for your support sa mga kaibigan natin na nandyan, kay Miss Linda Cuico at kay Aurea Revoltar. Ewan ko kung nandyan pa siya sa kanila. So, baka nakasama na siya pauwi sa Angono. Ano po? Yan po, siya po yung aking pinsan na kasama ni Miss Lynn Cuico ngayon sa kanyang tahanan. Ano po? At mamaya, dyan po ako makikitulog kay Miss Lynn. Ayan, banding kami niyan mamaya. Kwentuhan na naman kami. Huwag naman magpupuyatan. Para naman ang sa ganon ay magkaroon tayo ng pagkakataon na yung mga nakaraan na linggo ay mapag-usapan uli natin, makapagplano uli tayo. Pero siyempre, hindi kita i-stressin, friend. Ano? Mahirap na yung ma-stress ka, ha? Ayokong nagkakaroon ka ng mga stressful activities. Ayan. Yung mga slight lang kaya nating ibagsak ang ano niyan. Pwede nating tanggalin 'yan, mga pag-uusapan natin na 'yan, ha. So, isang music pa tayo. Meron tayong mga music diyan na talagang nakahain. Next mo na lang siya. Waiting for you. 'Yan 'yan. Para po sa inyong lahat. In your life, have you known any lonely day like the ones that I've had since you went away? And have you been to a world where you're all alone?
waiting for you. But my heart, still in love, keeps a flame for you. Though the love that we shared was a game for you. And just in case that your heart breaks in two like mine, come back and find that I'm waiting for you. Dami nating ano, marami pong salamat sa mga nakikipagtiyagaan na manood dito sa ating programa. Ano po? Sally Madamba, Ray Remonde, thank you Mampe, Ray Comperidos, ito, UK, sa UK, United Kingdom, ano po? Yan. Medi Sarmiento from Antipolo, Prince Open Arms from Hong Kong. So, happy watching po sa inyong lahat kay Prince Open Arms ng Hong Kong. Ano? Maraming salamat. Ikaw ngayon ay akin ang nagiging regular na kasama sa pag-Friday. Ano po? At thank you. Sana po nagugustuhan po ninyo ang ating mga pinapatugtog na music. Ano po? Pangkaraniwan po dito ay ang ating mga naipon na collection ng mga awitin ng ating idol Nora Aunor. Ayan, sensya na po ha, makaluma po tayo. Pero maganda tingnan po natin. Ano? Marami pong salamat sa inyo at nako. Siyempre, ang oras po natin. Tingnan natin ang oras natin. Ito, 1:27 ng hapon sa buong kapuluan dito sa Pinasyan natin. At syempre, ang bahaging ito ay hatid sa atin ng commercial na ito. Ayan, sa pag-ibig. Okay. Hatid ng pag-ibig ay dagdag benepisyo. Sa gamot, groceries, gasolina at iba pa. Gamit ang pag-ibig loyalty card. Alam mo, ang laking tulong ng mga points ito sa mga groceries. Busog na ang pamilya ko, may pandagdag pa sa mga bilihin. Nakakaipon ako ng panggas ko dito. At syempre, nakakatulong sa pang-araw-araw kong gastusin. Yung mga diskwenta sa gamot, ang laking bagay sa pamilya. Mas kaya ko nang bilhin yung mga niresetang gamot para gumaling sila agad. Mahigit 3 million cardholders na. Apply na! Bahaging ito ay hatid sa atin ng Esensa Natural.
Okay. Salamat naman at nawawala ang homesick mo, ano po? Prince of Open Arms ng Hong Kong. Thank you. At nakatutulong ang ating programa para makalimutan mong homesick, ano? Taga saan ka ba? Huwag lang ganun, ano? Okay. Kami po ay taga Rizal. Kami ha. Kami yon. Okay. At syempre, dalawa yung aking Junakis na nandiyan sa nakalabas. Kaya sana hindi rin sila na-homesick, ano? Kakaalis lang naman ng isa. Okay. So, Laura Isabel Trigo is watching. Thank you for watching, friend. Prince Open Arms. Okay. Magandang panonood. Masaya at magandang panonood sa inyong lahat. Medyo parang walang araw sa labas, ano? Magandang maglakad po ngayon, wag lang uulan. Okay. Esensa Natural, ano po? Ang Esensa Natural ay organic po 'yan. Okay, tingnan natin. ABC po ang products niya, affordable, basic needs at siyempre consumable. At siyempre, meron din tayong mga ano. Ito, tingnan natin, ano po? Bakit tayo mag-go organic? Ayan. Meron pong dahilan para tayo ay may mag-go organic. Para sa atin, it's safe and healthy. More minerals and vitamins for a happy life and healthy. Good for the environment. Yan po yan, ha? Pangalawa, doesn't cause harm in mother's nature. Yan po, dahil organic. Good for our animals dahil hindi po ito na-test sa animals, kaya wala po kayong dapat ipangamba na ito ay makakasira o makakasama sa kanila. So, safe po sila. Highest quality. Nakasisiguro po tayo. We make sure it passes organic standards. Next, it's becoming more affordable. Organic ingredients cost much cheaper than synthetic and chemical-based ingredients. Ayan po yan. Next, it's becoming more popular. People are more becoming health conscious. Yan po yan. Ano pa? Organic. Good for the climate. Dahil po ito ay organic agriculture produces less CO2. Good for our body. Natural ingredients are used in the products. Highest quality. Make sure it passes organic product po standards. It helps lives. Dahil po ito po ay organic industry, ano po, creates job for people. Ang Esensa Natural po ay mayroong, ito, One Total Company, okay? Meron siyang organic, non-toxic, and all natural. Ang presidente po nito ay mag-ina, ano po, na chemist with 10 years FDA work. Provides quality and affordable consumable products. Provides a sense of essence opportunities para po sa lahat. Meron po tayong sariling plantation. Meron po tayong sariling manufacturing plant sa Esensa. Ano po? Meron po tayong sariling packaging plant. Ayan, packaging department, at meron tayong marketing kung saan pwede ninyo po itong gawin hanap buhay. Sa pamamagitan lamang po ng pag-share. Ano po? At ang maganda po dyan, habang kung may seminar po, every time na kayo po ay dadalo, mas maganda, mas mauunawaan po ninyo. Paano ito makakatulong sa inyo? Doon po, sasabihin po sa inyong lahat ng ating speaker. At ngayon nga po, nandoon po si Doc Armin. Ano po? At siya po yung ating naturopathic doctor na magpapaliwanag ng mga bagay-bagay na ganito tungkol lalo na sa ating mga kalusugan. Kaya dyan lang po kayo at makikita po natin ang lahat ng yan po ay mayroong pong patutunguhan, lalo na po kung kayo po ay naghahanap ng pagkakakitaan. Sa maliit na halaga, pwede po kayong pumasok dyan. So, may choices po kayo dyan. Puntahan lang po ninyo, attend po lamang kayo ng ating seminar. Okay. At tandaan po natin lagi ay handa po ang Esensa Natural na tumulong sa inyo para po kayo ay magkaroon ng tamang kapamuhayan, tamang daan para po kayo ay kumita. Okay. Okay, thank you po, Francis Tanseco. Okay, Pascual Paitan. Pascual Paitan likes the video, thank you. Okay, Pascual Paitan, okay. Yan po tayo, yan ha. So,
Thank you po sa inyong nandiyan at sana po magkaroon ng kapakinabangan sa atin ang lahat ng ating mapapag-usapan dito. Ayan. Siyempre, bakit kailangan natin po yung ano, yung paggamit ng supplements? Ano po? Siyempre, yun po yung ano eh, yung pong trend ngayon kaysa po yung iba nga po na hindi po nagme-maintenance, naghahanap ng mas magandang mapapagsulingan para sa kanilang kalusugan. So, yan po, yan. Ang supplement po ay madali ninyong makukuha sa kabila. Dahil ang supplements ay kabilang sa mga water at oil soluble, water soluble, vitamins, ay kailangan po itong natetake with fluids at saka yung oil soluble and ay best taken with meals para sa maximum absorption. Mga supplements na best taken after meals, yung pong mga herbs, ano po. Ayan. Kaya nga, marami po tayong matututunan, ano po. Kaya attend lang po kayo at nang maintindihan po natin kung ano po ang ating mga magagawa para sa ating kalusugan na mas safe. Ano po, hindi po natin kinakalaban ang mga gamot na at mga doktor, ano po. Ang nais lang po natin dahil po marami po sa atin yung talaga na mga paano nila magamot ang kanilang sarili, paano sila makapagpa-doktor kung ang kanilang mga budget ay sapat-sapat lamang o minsan ay kapos pa. Kaya kung magkamisan, sumusuling po tayo doon sa mga food supplements, ano po, na nakakatulong naman. Ngayon, kung talagang gusto po ninyong malaman kung tama po yung inyong mga itetake na food supplements, ay magpa-check po kayo, ano po. Walang sakit, walang ano, walang tusok ng karayom, MRA lang po 'yan. Meron lang po kayong rod na magnetic rod na hahawakan, ano? Or yung isa ay pinapatong lamang po ang inyong right hand at makikita na, malalaman na natin kung ano ang inyong mga problema. So yan po ang ating bahaging ito na gusto nating i-share sa inyong lahat upang sa gayon mabawasan naman ang ating mga pag-iisip tungkol sa ating mga gastusin at kung kayo po ay walang hanap buhay, why not try? Try the Essensa way of earning opportunity. Sige po. Okay, ayan. Ano na nangyari dito? Nawala siya. Oh. Okay. At maraming pong salamat. Siyempre, meron pa rin tayong awitin kasi inano natin to eh. Inano natin. So, open your eyes. Kung kayo po ay magtutungo para doon, ano po, paghahanap ninyo ng mga pagkakakitaan o pangkaalaman sa inyong kalusugan, buksan lang po natin ang ating mga mata. In my life, in my heart, there's no one else but you. If you would only open your eyes, true love will smile at you. Wish you were other heart.
Okay, at tayo po ay magtutungo po sa kahulugan ng inyong mga panaginip. Okay na. Alam po ninyo, marami po tayong mga napapanaginipan, ano po? At kung minsan may mga panaginip na tumatatak sa ating isipan. Alam po ba ninyo na ang mga panaginip natin ay minsan ito po ay babala, ano po? At kung minsan ito naman ay nagpapahiwatig ng sobra nating pag-iisip sa mga bagay-bagay. At pwede rin nagpapahiwatig kung ano po ang ating pwedeng maging future. Ayan. Kasi nangyari lang rin po sa akin yan. Ano po? Mga babala, merong mga paano ko na-meet itong aking naging hobby. Okay? At yan po ay dala sa panaginip. Ano po? Paano nakaiwas sa tukso. Ayan, ganyan. So, ganyan po yan. Ano po? So, sa ating panaginip ngayon, tingnan po natin. Ano po ba ang ibig sabihin kung kayo po ay nanaginip nang kayo po ay kinainggitan, inggit? Kapag napanaginip na naiinggit sa ibang tao, tanda na magkakaroon ka ng mga kaibigan dahil sa iyong pagiging mapagbigay sa mga naisin ng ibang tao. Ayan, tingnan natin, ha? Kung managinip na kinaiinggitan ka ng ibang tao, tanda ng pagkainis dahil sa naisin ng ibang tao na ipahiya ka. Okay, so mag-iingat doon sa mga pating yan. Inialay, kung nanaginip na ikaw ay iniaalay, tanda ito ng tendensiyang pahirapan ang sarili, maaaring maramdaman mo rin na hindi kilala ng iba ang iyong pagsusumikap at ang iyong talento. Okay. Iniaangat, kung ikaw naman ay managinip na iniaangat, kumakatawan ito sa iyong pag-angat sa gitna ng mga pangit na kondisyones at issue. Okay. Init, kung makaramdam ng init sa panaginip, tanda ng kaayusan at satisfaction sa mga nagagawa mo. Simbolo rin ito ng pag-asa at walang kondisyon pagmamahal. Ay, saya. Okay. Ipinagbibili. Kung managinip na ikaw ay may ipinagbibili, tanda ito ng mga pagbabago sa iyong buhay. Kung ikaw naman ay nanaginip na ipinagdadalamhati, tanda ng hindi mo pagbitaw sa nakaraan. Okay, ano yun? Ulitin natin yon. Pinagdadalamhati. Kung ikaw ay napanaginip mo na ikaw ay pinagdadalamhati, ikaw ay kailangang magbitaw ng kung ano man na nasa iyong nakaraan. Ayan. So, yan po ang ating kahulugan ng ating mga panaginip. At syempre, bago po kayo matulog, ha? Mag-pray kayo para nang sa ganon, kung ano man yung mga pinag-iisip ninyo ng mga negatibo, ay mapalitan ng positibo. Okay? Yan po yan. At siyempre, isusulod po natin ang ating horoscope. Ayan, marami pong nag-iintay niyan. Ma'am, add na lang nakasama ko para maka-nod siya sa iyo. Okay, sige. I-add ka na lang nakasama ko para ma-nood siya sa iyo. Okay, Prince Open Arms ng Hong Kong. Okay, sino man siya. Oo, sige. Okay, sana ma-add niya at nang makita rin naman niya. No? Taga Rizal lang naman ako. Kung ikaw naman ay taga rito lang sa Manila, okay, malapit lang naman ang Rizal. Mga, kung nasa Pasay ka, mga 2 hours. pwera traffic. Nako, kaaway natin talaga yung traffic. Yan. At medyo hindi tayo nata-traffic dahil ako po ay naka-single motorcycle. Ano po? Yan lang po ang aking paraan para hindi po ako ma-traffic. Kaya nga pala, napag-uusapan po natin yung mga, lansangan. Sigurado ba kayo na dala-dala po ninyo ang inyong mga lisensya at ORCR ng inyong ginagamit na sasakyan? Kailangan po yan. Huwag natin kakalimutan. Check nyo po, baka kayo po ay wala ng gasolina.
Ayan, kanina chinik ko, aha, naku, hindi bale, aabot pa ako hanggang gasoline station. Ayan, so, oh, kasi medyo may problema yung aking gas, ano, yung bang ano, yung, ang tawag doon? Yung para malaman kung may puno pa yung gas mo o hindi na. Okay. Ayan, yung gas meter. Akalain ninyo, nasa gitna pa. Eh, wala nang laman. Ayan, kailangan papalitan yan. At mahirap na. Baka mamaya, kung saan kayo ma-park, ma-itirik ng inyong sasakyan, eh, wala, kung malayo pa ang inyong mga gas station, paano na yan, di ba? Eh, di tatawag kayo. Naku po, wag na. Para hindi po ano yan, make sure na ayos ang inyong gas. Ayos ang inyong gulong. Ayos ang inyong break para naman po kayo ay safe na makapag-travel saan man kayo magtungo. Ay marami pong salamat sa aking mga manugang. Manugang, ayan, mga manugang talaga. Dalawa pa lang naman ang manugang ko. Ano po? Si Marilu Mira, na asawa ng aking Janakis na si Andrian Mira, at sa aking dalawang apong kaligayahan na nandiyan sa loob ng aming tahanan. MM at Leklek, at maraming salamat din kay Lakwinder Singh, ayan, si Jerry, you know, na asawa naman ng aking panganay na si Angela, at sa aking mga apo na ilaw, na kasama nila, ayan, kaligayahan din, dalawang lalaki naman dyan, si Dave at si Winder, ano po, at thank you, ayan, eto, ayan, galing po sa kanya to. Thank you, anak, sa blouse na maganda, okay, maganda to, ayan, sino, ano pa, at magsimula na po tayo na magbasa ng ating ating horoscope. Nako, lagot ka, horoscope. Bakit si horoscope ay nagtago? Yan ang sinasabi ko. Okay, sapulan po natin ang pagbabasa ng ating horoscope. Wala na, hindi na talaga nakarating ang ating ka-Henry Samaniego. Okay, basahin po natin ang ating horoscope for today. Zodiac sign of the month, Aquarius. January 20 to February 18, ang paglilibang ay magdudulot ng kaligayahan, ngunit iwasan ang labis na gastos. Yan. Kahit kaninong sign yan, ay apply natin yan. Mahalaga ang pagpaplano sa mga bagay na gustong simulan. Makatutulong ang isang matalik na kaibigan o magulang sa suliranin. Lucky numbers at color for the day, 22, 39, 40, 42, at aqua blue po ang iyong kulay. Yan. Suot mo. At nang swertin ka. Sabi nila. O nga. Pisces, February 19 to March 20. May pagkakataon na mababalikan sa isip ang mga nakalipas na nagsisilbing aral. Ang mga pagkakamaling nagawa ay aral na hindi dapat maulit. Maging maunlad kung positibo ang nasa isip. Lucky numbers, 15, 30, 40, at 41. Lagi apat lang sila, oh. Okay. At lemon green ang iyong kulay. Yan. Bahala ka na magdagdag, ha. Tig-aapat lang ang ibinibigay niyang number. Okay. Aries, March 21 to April 19, taglay nito ang pambihirang talas ng isip na bagay gamitin sa pagsasaliksik. Magagawang makumbinsi na kahit ang makulit o makitid ang pag-iisip. Matutuklasan ang gustong malaman. Lucky number 8, 24, 34, 28 at jade green ang iyong kulay. Taurus, April 20 to May 20, taglay ang kasiglahan subalit madaling mapipikon at magiging mainitin ang ulo. Tampuhan at hinanakit ang mapapala kung hindi pa iiralin ang pagkakahinahon at ang pagkakumbaba. Lucky color, ayan. Bold yellow at ang iyong kulay, ang iyong lucky numbers, 18, 27, 36, at 40. Okay. Gemini, May 21 to June 21, ang munting suliranin ninyo ng minamahal ay huwag dalhin hanggang sa gawain. Isang lihim ang matutuklasan. Iwasan ang alitan at baka humantong sa tampuhan.
Huwag painitin ang sarili kung may pag-aalinlangan. Lucky number 11, 29, 39 at 41. At ang iyong kulay ay brown. Cancer. June 22 to July 22, maganda ang palatandaan tungkol sa pag-ibig. Kung isang Capricorn ang makikilala ngayon, tiyak nagkakaroon ng relasyon at magkakatuluyan. May babalang gusot na mangyayari mula sa kamag-anak o sa tahanan. Lucky numbers 11, 22, 33 at 40 at ang iyong kulay red. At syempre, break tayo, mag-awit tayo. Yan. For a million years ng ating idol, Nora Honor. Look into my eyes and see how they shine. The love you once gave to me still lives inside my heart. Still my love won't die till the sun. My heart says, bleeding for you, I must confess, and longing for your sweet caress. Return to me, so my mind will be free. Okay, ito. Ayan. Hindi ko alam kung ano pangalan ng iyong kasama, no? Kasi hindi pa ako pwedeng makapagbukas ng mga ano, ha, open arms para makapanood naman siya. Share mo na lang sa kanya muna, ano? Okay. At syempre, ito po tayo, ito kung napanaginipan natin na tayo ay nilechon at kinain, ano? Ang ibig na itong sabihin, hindi naman yun yung talagang ano, na ikaw ay, kumbaga, meron kang naiisip na gustong-gusto mong gawin, ano, pero hindi mo siya magagawa sa kasalukuyan yan. At syempre, mag-antay ka lamang ng tamang panahon, yun na lang yun, ha? Hanggang doon. Kasi hindi ka naman talaga pagkain. Ikaw yung nagkakaroon ng pagnanasa na magawa mo yung bagay na gustong-gusto mong gawin na pero hindi posibleng gawin sa ngayon. Okay? Yun na po yun, ha, Mr. Open Arms ng Hong Kong. Ayan. Thank you. Okay? Jenny Bebs, Lauren, okay? Thank you, Jenny Bebs. At sino pa? Ayan, tingin na natin. Ayan. Thank you po. Okay. So, tuloy natin ang ating pagbabasa ng ating panaginip. Ayan.
1:55, meron tayong 5 minutes na nalalabi sa ating oras ngayon, sa ating first portion. At ito po, Libra, maaliwalas, mabunga at makulay ang pag-ibig. Iwasan ang mga chismosa at pakilamera para hindi masangkot sa gulo. Bigyang halaga ang kalusugan. Lucky number 6, 19, 25, 37 at sky blue ang iyong kulay. Yan, lumundag tayo dyan. So, Leo, muntik nang hindi mabasa ang aming kapalaran. July 23 to August 22, tanggapin ang nagkamaling ang pagkakamali. Yan, tanggapin ang pagkakamali, kalakip ang kaluwagan ng kalooban. Mahalaga ang magtiyaga. Yan, katulad sa ating ang pagtiyagaan po, importante talaga yan. Mapapalipas ang kaguluhan ng isip sa paglilibang maging mapamaraan sa pakikitungo sa kapwa. Okay, nag-gets sana ninyo, medyo nagkaroon ng ganun-ganun. Okay, lucky number 2, 17, 23, 40 at orange ang iyong lucky color. Virgo, August 23 to September 23, madaling pakitunguhan ang mga kamag-anak o mga kaibigan. Mapagtitibay ang relasyon sa tahanan at kaibigan, iwasan ang maging mapusok. Maayos at walang balakid ang takbo ng gawain. Lucky numbers 13, 22, 35, 39 at ang iyong kulay ay indigo. Scorpio, October 24 to November 22, magkakaroon ng bagong alok sa trabaho. Anumang bagay na dapat pagdesisyonan ay pag-isipan muna ng mabuti ang kahihinatnan bago gawin. Magiging positibo ang isip. Lucky numbers 8, 17, 26, 30, 42 at kulay blue po ang iyong lucky color. Sagittarius, November 23 to December 21, nasa kondisyon para matapos ang trabaho. Isang tawag mula sa mahal ang magkakaragdag ng kaligayahan at kasiyahan. Magiging masaya at mapayapa ang tahanan. Lucky numbers 20, 25, 33 at 34. Green ang iyong lucky color. Capricorn, December 22 to January 19. Pairalin ang kahinahunan at pangunawa dahil magiging lapitin ka ng mga taong pikon at mainisin ang ulo, mainitin ang ulo. Huwag magpapakabigla-bigla at pairalin ang pagpapasensya. Iwasan ang mangako. Lucky numbers 9, 14, 32, 33 at red ang iyong kulay. Yan po ang ating kahulugan, ang ating horoscope for the day. Okay, nabasa naman natin ang ating kahulugan ng panaginip. Sana tumama po yun sa inyo at kung ano man ang mga babala na tinataglay ng inyong mga panaginip, nawa ay maharap po ninyo ng maayos. Huwag po ninyong iiwasan. Tandaan po natin ito. Huwag po nating iiwasan ang lahat ng magugulo na dumadating sa buhay natin o kaya mga problema, no? Siyempre, iiwas tayo sa gulo. Pero kung merong dumadating na gulo, wag po nating iiwasan, harapin po natin. Paano magiging maganda ang ating buhay kung hindi natin haharapin ang lahat ng mga problema na sa atin ay dumarating? At dyan po, matatapos na po tayo at papasok na po tayo sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ayan, mahirap talaga yung tuloy-tuloy. Ayan na po. Okay, indire-diretso yung usap. Ayan. So, narito po ang ating team song. Tayo po ay pumapasok na sa ating Madam Butterfly and Friend with Lynn Cuico na nandyan po sa kanila. Makakapiling po natin siya maya-maya lamang. I've put you in a spot, though you just smiled. Still left with me a lot. We've been together, weather the times are
good friends. We drifted apart, but here we are again, just like the start. That's how it's always been, stronger than medyo napapagod na yung ating boses, ano? Pero okay lang, kasi wala tayong ka-sidekick dito kanina. At ngayon, makakausap din natin siya. Hello friend, Lynn Cuico, now watching. Thank you. At yan ka lang, ha? Congrats for the nice show daw. Ay, okay. Alone again, naturally. Ayan, talagang ganyan. Sanay naman tayo naging isa, no? Nag-iisa. Well, diyan ka lang at syempre ini-invite natin yung mga kaibigan. Hopefully na invite mo na yung ating mga kaibigan na kaibigan mo na, at saka syempre pwede ka na yatang dumirekta sa iyong sariling FB. So makikita mo na ang iyong sarili, ang ating program sa iyo, at may si-share mo na yan sa Facebook natin. Okay, at hindi pa natin nagagawa yung ating plano, ano? Marami pong salamat sa lahat ng ating mga viewers sa programang Madam Butterfly and Friend Lynn. Yan. Ang ating kaibigan na ngayon ay nagpapahinga. Okay. Mamaya, yung napili kong picture habang nag-uusap tayo ay yung iyong naka-pink, ano? Sexy, ano? Yan ang ipapakita natin habang kinakausap kita mamaya. Pansamantala, ay, tignan natin ito para sa ating kalusugan. Marami tayong ano niyan, eh, di ba? Thank you po sa ano. Alam niyo ba na mas magandang ito? Ayan. Yung alam mo ba na 'yan? Nako. Teka. Pumunta tayo sa health, ano, ha. Puro pang health ang ating ano ngayon diyan. Alam niyo ba na maganda yung ano natin, yung mag-shake-shake po kayo ng mga prutas na nando doon sa ano niyo. Okay? Okay. Okay. Oh, tinayo lang natin, eh. Pero okay. Pero ma'am, pagka ano po, ayan. Okay, pwede rin po, ma'am. Okay, ayan. Sige, ayan. Tingnan natin. Sige. Ianan muna natin 'yan. Baka natin ayan.
Ma'am, pagka ano, pwede kaya ito na ano, yung doon. Ayan, ang galing. Ang galing ah, isang ganun lang ni Mama. Okay ah, thank you Ma'am Pe. Okay. At ready ka na dyan, Lynn. Andiyan dyan na. Okay. Makikita natin yan dyan sana. Hello? Ah! Naka-video ka, friend. O, ayan. Okay. No, ayan na. O, tingnan mo to, friend. O, tingnan mo. Ayan na. Ayan na ating ano. Hello. Kumusta ang reception mo dyan? Okay ka ba? Ha? Ha? Sis? Okay. Oo, ayan na. Okay. Ay, andyan pa si Ate Nene. Andyan si Ate Nene. Oo, ayan. Eto na siya. Sige, sana. Okay, ayan. Ay, kakatuwa naman. Ayan, okay. Okay, yan. Ayan, sige. Oh, hello. Hello, friend. Kumusta? Naririnig ko pa si Ate Neni dyan ah. Ha? Hello. Hello. Hi. Oo. Hello, sis. Yes, hello, sis. Friend. Kumusta? Oh, nadidinig mo. Sige. Okay, batiin mo na ang mga gusto mong batiin. Yung mga kaibigan na nandiyan dyan sa, ano, sa iba't ibang panig ng mundo. Binabati ko ang lahat ng mga nanonood sa apat na sulok ng daigdig. Okay naman. Okay. At lalong-lalo na dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Magandang hapon ho sa inyong lahat. Ayan, maganda. Kailan ko kayo at pakinggan na lang ho ninyo ang boses ko. Oo, at may picture ka naman dyan. Naka-ano naman ang picture mo dyan. Okay. At dito kami ni Ate Nene. Oo, pero dumating na ba ang delivery? Tapos na sa Madam Butterfly. Yes, okay. Yung delivery ng yung kama dyan. Natutulugan natin. Oo, nandito na. Okay. So, kumusta ang pagre-relax? Nandito na dinala na ni Jimmy kanina. Oo, kumusta ang pagre-relax? Mabuti. Okay. I feel better now. Yes. At syempre, kailangan magpatuloy-tuloy yan dahil marami tayong mga plano. Di ba? Okay. Nga, meron ka bang nakahanda dyan? Meron naman. Okay. Yung, the 10 most beautiful places in the world. Okay. Pwede mo nang i-share yan. O, sige. Umpisa na natin. Okay. Go. Ano? Go. Yes. 10. Okay. Go. Ito yung the most beautiful places in the world. Number 10 is Palawan Island. That Whoa. Is in the Philippines. So, from 10, ha? From 10 to 1 ka? Yes, okay. 10 to 1. Go. To the top. From the lowest to the top. Oh, from 10 tayo, at least. We're one of the most beautiful places in the world. Okay, kasama tayo. Number 9. Number 9, Selhaland Foss. Saan yan? Island. Iceland. Sa Ito Iceland? Ito ay matatagpuan sa Iceland. Okay. Selhaland Foss. Number 8 is Splitwise Lakes National Parks. Mm-hmm. Walang sinabi dito kung asan. Siguro ito ay napakatanyag naman na lugar sa mga foreign lands. Okay. Number 7, mm-hmm. Madam Butterfly, yes. Is Algar de Benagil, Portugal. Sa Portugal. Oy, nadadaan. Sa Portugal naman ito matatagpuan. Nadadaan na siguro ng ano yan? Ng Britanya. Ng barko. Yes. Oo. Oh, syempre kasi European countries ito. Okay. Number 6, Cliffs of Moher, sa Ireland ito. Ireland. Ang Ireland napaka tawag nito, very romantic place at napakatahimik na lugar. Wow. At maraming bundok. Pulubundokin 'yon. Hindi naman siguro nakakatakot 'yon. Sa Ireland. Ha? Hindi naman siguro nakakatakot, ano? Okay. Hindi kasi naman, bulubundukin kasi, eh. Mga tahimik naman ang mga tao doon. Kahit yeah. Bulubundukin. Mm-mm. Number 5, the Great Barrier Reef and the White Heaven Bench. Beach. Bench, yan. Okay. Beach, ayan. Uh-oh. White Heaven Beach pala. Beach, so, oo. Hindi ko na mabasa ang sarili kong sulat, ah. Madam Butterfly. Ay, kasi. Nagkasakit na rin.
Maganda kasi nakatype yan. Maganda nakatype. Nakasulat ang kamay ko. Oo. Number 4, Antelope Canyon. Antelope Canyon. Siguro, bandang Arizona ito. Oo, may canyon eh. Oh, canyon eh. Ayan, mga cowboy eh. Number 3, Madam Butterfly. Yes. Iguazu Falls sa Argentina, that is in South America. Yes, nako, ayan. Magaganda din ang mga falls dyan. Maraming kwan din, magagandang mountains. Oo, magaganda. Lakes and rivers. Okay. Number 2, Moraine Lake. That is in Alberta, Canada. Uy, Canada. Oo, popular yes, na popular Moraine naman ang Canada. Sige. Magaganda ang mga lakes dyan. At sa si Moraine Lake. Yan si Moraine. Magandang tanawin doon. Moraine. Oo. Moraine. Moraine Lake. Okay. And the last, the first, the best, Wulingyuan, China. China. Wulingyuan, China. Sa China. Okay. So, madaling mapuntahan yan. Asia. Oo. Sana nga, mapuntahan natin to. At makita natin ang mga 10 most beautiful places. Sama natin si Ma'am Pe. Manager. Oo. Pagkandaan natin yan, Madam Butterfly. Oo. Sama din natin si Ate Nene. Oo. Andyan pa. And all our viewers. Oo. You just have to prepare to visit these 10 most beautiful places in the world. Wow, ang sarap. Ano, kailangan nakalista na yan dyan sa, ano, sa board mo dyan. Ha? Kailangan yung, oo, yung ating iniisip na office mo dyan natin, eh magkaroon ng ano, oo, mga, ayan. Para mas maganda. Yan ang ating map. Oo. Che-check natin ano ba yung ating mga narating na at nadalaw na. Plano nating puntahan pa, di ba? Oo naman, siyempre. Eh, meron ka ba? Senior citizens na tayo. Ay, oo. Alam mo, friend, sa mga senior citizen, ano, masarap yung tayo po ay medyo nagliliwaliw na lang sa ating buhay. Yung tayong may mga may kakayahan na at least merong mga anak na nagsusuporta, di ba? Mga anak oo natin, kapag katapos natin na sila pinalaki, nako, tayo naman yung kanila namang papalakihin. Aalagaan naman. Pa. Napabaliktad talaga ang panahon. I-entertain naman nila tayo. Tayo naman ang pinapasalayan nila. At ako yung nagpapasalamat sa aking mga Janakis. Yan. Lahat sila, kaligayahan. To our, ano, yes, pagsasakripisyo at pagpapalaki sa kanila at pagpaparal sa kanila. Oo. Ay, friend. Pag-aalaga sa kanila para maabot nila ang kanilang kinalalagyan ngayon. Okay. Meron ka ba dyan, alam mo ba, na nakalaan dyan, naka-prepare dyan? Wale. Alam mo ba? wala. Ay, mamaya na lang, yung ano na lang, yung food for the thought na lang. Yung ating food for thoughts. Ayan. Oo, yun na lang ang sasabihin ko mamaya. Oo, sige. So, ibig mo bang sabihin eh, out ka na dyan. Alam mo, nandito na sa tabi ko tong ano na to, kaya nandiyan ka. So, naka-Facebook ka sa cellphone ni Ma'am Pe. Ah, ganun ba? Yes. Ito na lang. At ikaw, mo, Hope at, for the Lonely. Ha? Alin? Singit ko tong Hope for the Lonely. Hope. Pag-asa sa yes mga nalulungkot. Okay, oo, sige. Yan, maganda yan topic. Sige, go. Are you lonely? Ako, do you hindi feel that you have no one to turn to? Tanong yon. Oh, yes. You can turn to God and you can pray as the psalmist prayed. You will listen, O Lord, to the prayers of the lowly. You will give them courage. You will hear the cries of the oppressed and the orphans. You will judge in their favor so that mortal men may cause terror no more. In another psalm, we read these words of confidence. Mm-hmm. Happy is the man who has the God of Jacob to help him, and who depends on the Lord his God, the creator of heaven, earth, and sea, and all that is in them. He always keeps his promises. He judges in favor of the oppressed and gives food to the hungry. The Lord sets prisoners free and gives a sight to the blind. He lifts those who have fallen. He loves his righteous people. He protects the strangers who live in our land. He helps widows and orphans, but takes the wicked to their ruin.
The Lord is King forever. Your God, O Zion, will reign for all time. Praise the Lord. Yan ang yan. The lonely. Yes. Ganda yan. I hope I have inspired our listeners about the hope for the lonely. For the lonely, Lalo-lalo na ngayon at maraming sakuna. Lalo-lalo na doon sa Naga. Siyempre, nakikiano tayo dyan. Sa Albay. Nakikilungkot tayo. Sa Albay. Yes, nakikilungkot tayo dyan. Sa nangyayari dyan. At sana madali nang matapos yan. At saka yung mga, baka mamaya magkaroon nga ng aftershocks. Ano? So, nag-pass ako ng prayer, ano? Para sa panalangin ay makatulong tayo sa mga kaganapan na nangyayari diyan sa Naga, ano, diyan sa napakagandang volcano na 'yan. Ngayon ay nag-aalboroto, no? Ilang araw na nag-aalboroto 'yan. At siyempre hangad natin na pawiin natin ang kanilang lungkot. Mapanatag ang kalooban nila. Oo, ito, papatugtugan ko sila nito, ha. Yan. Para sa iyo, sis. Jump pa lang. Thank you. Okay, jump pa lang. Huwag muna alis dyan. Okay, Madam Butterfly. Okay, ay pakinggan yung music. Thank you. When you're not here to fill my heart, I think of you. Till break of dawn. Oh, how I miss the sweetest love I've ever known. Just look at me, my love, and you will see how much I care for you. With all my heart, I swear that there will be no other love for me. I'm praying to the Lord to help us make our very dreams come true. Each day and night, all that I want is just your love. But if there's someone new, I wish you'd let me know. No matter what I do, I can't help loving you. My dearest one, I know, I'm glad that I found you. Because I love you so, how can I ever let you go? Para sa rumbang yan, ah. Ganda na. May Tagalog na yan, ah. Parang hindi na lang dyan. Ah, sa rumbang di. Isang gabi. Diba? Isang gabi. Tama-tama sa mga taga-Bicol. Isang gabi. Just look at me, my love, and you will see how much I care for you. With all my heart, I swear that there will be no other love for me. I'm praying to the Lord to help us make our very dreams come true. Each day and night, all that I want is just your love. But if there's someone new, I wish you'd let me know. No matter what I do, I can't help loving you. Nakakatuwa doon. Okay. So, yan na yung ating, ano, yung ating music na hinatid natin sa kanila. Yan. At, syempre, mamaya, pag-uusapan natin yung, ano, eh, kumusta nga pala? Ano ba ang masasabi mo tungkol doon sa imbakasyon? Oo. Ilang araw ka ba doon? Bakasyon ko sa, ano? Doon. Doon sa mission? Oo, akalain mo ba naman yan? Akala ko lang magpapacheck up ka, eh, nagpaiwang ka na. Ano ba yan? Oo. Paano? Alam mo naman yung doktor ko, masyadong maalalahanin. Oo. At syempre, para daw tayo makapag, maging more efficient tayong kailangan. Medyo maganda rin yung nagpapacheck up. Alam mo, ano, Madam Butterfly, kuminsan kasi, di ba, sunod-sunod ang ating mga, ano,
ang ating mga ginagawa, hindi yes. lang para sa ating show, kundi para sa pagtulong sa kapwa natin. Mm-hmm. Kaya maraming humihingi ng tulong at nagpapaturo, yung ganon. Kaya kung nasagad-sagad nga naman ang ating pagod, doon tayo bumibigay. Ganon lang naman. Kaya lang may pahinga naman ng konti. Oo, pero ang gusto ko, pagka ako yung magbabakasyon, na yun talagang sa view, mga view, ang aking makikita, makaka-relax ako, ayan. mga tubo at saka mga masasakit na injection. Ayoko niyan. Ay, God bless. Hindi ko pinangarap yan, kaya nga ayoko mag-i-stay dyan sa mga ganyan eh. Hanggat maaari, kumbaga allergic ako dyan. pero anyways, natutuwa naman ako kasi palagay din naman yung aking kalooban na may kasama ka naman, ano? So, yan yun. Oo. Si kaya, Ate Nene. Oo, si Ate Nene. So, yan yung ating mas maganda yung meron na akong at least lagay ang aking kalooban na ikaw merong may kasama dyan, ha? Okay. Oh, very jolly person and very able to help. Mm-hmm. At saka doon, dyan ko nalaman yun tungkol doon sa ano. Ano nga ba yun? Nung nakita ang result doon sa ano mo? Kasi, di ba, nung nag-uusap tayo, sinasabi mo talaga, no, may plano tayo dyan eh. Nakakainis kasi yan naman yung globe na yan eh. Oo. Dapat inaasikaso nila. Dapat nalalaman nila yan na yung problema mo, ayan eh, dyan ka na stress ng gusto. So, yung problema dyan na yan. Dyan na trigger. Yes. Oo. At saka dapat yan, inaasikaso lahat ng mga ano yan. Kaya nga nagpapakabit ng wifi dahil kailangan. Hindi naman pang ano lang naman, di ba? So, kesa naman pang arte o kaya pang kapritsyo. To help people also. Pagka nakapag-research ka ng mga magagandang articles and then you can share it to other people, maganda yan na paggamit ng ating social media. Oo, diba? Kaya nga, ang ano natin yan, talaga namang, alalahanin naman nila yung mga nagsasubscribe sa kanila, tingnan nila kung tama ba. At pag nagreklamo, kahit manawari naman, nag-a-action kaagad sila, di ba? Mahirap naman yung puro ano sa bagay. Yan ay gawa din naman niya nung mga nagla-line, di ba? So, iba naman yung nagla-line talaga yan. Yan ay mga contractual na nagla-line talaga, yung nagkakabit ng mga linya na yan. Yan ay kumbaga bayaran na ng mga ng globe yan. Yan yung mga kinukuha nila. So anyways, globe pa rin ang ano niyan dahil siyempre dapat nalalaman nila ang kanilang customer sana ay naano talaga na seserbisyuhan. Tayo hindi tayo tumitira ng ano ha, hindi tayo kiss and pay, ano? Kiss and pay. Basta dapat asikasuhin nila kung anong mga diferensya. Yes. Intindihin lang nila yung nag-a-apply at gustong magpa-connect. Mm-hmm. At saka yung collection. Yung reklamo din, dapat naman ayusin nila kaagad. Oo. At tapos, hindi magiging... Yung patantayin ka ng isang buwan. Yes. Oo. At saka sis, yung dapat, pagka nalaman nila na hindi gumagana na ganyan, dapat automatic, inaano nila, yan ang dapat nilang gawin na halimbawa, naputol. Hindi nila naasikaso kaagad. Dapat hindi yung continuous yung sinasabi natin na billing nila. Tuloy-tuloy, wala nga nung napakinabangan. Na-duktungan ka nga, nakabit nga, ilang ano, ay ilang stress araw. Stress na yung tao, nag-aantay pangako ng pangako. Yes. Na-stress ka na, kaya parang hindi sila nagsiservisyo ng maganda. Gusto nilang maperwisyo ang kanilang mga customers. Oo, yan. Customers ng Globe. Yun na, nakaka-inis. Diba? Stress talaga. Oo. 'Di ba? 'Yun ang cause ng aking stress sis eh, kasi pangako ng pangako, hindi naman nila ginagawa. Oo. Kaya kailangan talaga kumusta na ngayon? So, do you think capable ka na talaga? Pwede ka na next Friday? Ay mabuti-buti naman ng pakiramdam ko na sis, siguro I need to rest a little bit. Ah, hindi na little 'yan, isang ano 'yan. Ngayon na lang kita uli binulabog, ha? Bigla ganun. Oo. So 3 weeks to 1 month. So ngayon, mamaya pala pag dumating ako diyan, tsaka pa lang aalis si Ate Nene.
Inaantay ka pa. Oo, Ate Nene. Life, thank you, ha. Friend. Thank you po sa aking cousin, ano? Na matiyagang nag- Thank you daw, Ate Nene. Oo, ayan. Ayun, narinig mo yan. Dapat hindi daw siya aalis. Si Madam Dragonfly hindi aalis. Hanggat wala si Madam Butterfly. Siya si Dragon. Si Dragonfly ka na ngayon, ha? Baka mamaya merong ano dyan. May... Siya pala siya si Madam Dragonfly. Baka meron bumating ko sa iyo dyan para may namit na akong Dragonfly. Eh, ikaw, ano ka na? Sana white flower yun. Si ano, Madam. Si Red Dragon yun. Si Shasha Padilla yun. Ito naman si Ate Nene. Ayan. So, ano na ang pinagkakalibangan mo? TV, teleserye. Baka naman ma-stress ka dyan sa mga teleserye dyan, ha? Alam mo, ako, nai-stress ako dyan. Pag ako nai-stress, pinapatay ko. Ako rin, hindi ako nanonood pag-stress. Basta, alam mo, Madam, nagbabasa na lang ako ng Bible. Oo. Ayan, iyan ang pinakamaganda. Katulad ng kanina, mga Psalms yun. Oo. Sa Bible. Kasi sa ma-stress ako at madagdagan ang stress ko sa globe, ay wag na. Oo. Kailangan talaga piliin natin ang pinapanood natin at binabasa natin. Oo, tama po yan. So, merong sandali. Magpapatugtog ulit tayo ng hindi stressful na ano, ha? Okay, puro magaganda yung ating anuhin. Ayan, oh. Ayan, oh. Ito. Ayan. Parang hindi ko na-play, ah. Ulitin ko. Request daw ni Ate Nene. Wala yata, ano? Ito, hindi. Ito. Sealed with a Kiss. Para sa inyo. Ganda yan. Oh, Sealed with a Kiss daw. Ate Nene. Though we gotta say goodbye for the summer, darling, I promise you this, I'll send you all my love every day in a letter sealed with a kiss. Guess it's gonna be a cold lonely summer, but I'll find the emptiness. I'll send you all my dreams every day in a letter sealed with a kiss. I'll see tenderly hold you, but darling, you won't be there. I don't wanna say goodbye for the summer, knowing the love will miss. Oh, let us make a pledge to meet in September and sealed with a kiss. Sealed with a kiss. From Idol, Nora Honor. Ano po, napakaganda po ng ating mga ano na yan, yan. Kaya yan na po yung ano natin. At syempre, magbigay oras na tayo. Ang oras po natin sa buong kapuluan, alas 2:30 ng hapon. At ang bahaging ito ay hatid sa atin na ang SIS. Life Formula Synergy Incorporated. Nagagawa na Ozonizer 2C. Okay, lakas mo niya. O, bakit parang mahina ka dyan? Okay, sige. Yeah, Life Formula Synergy Incorporated. Yes. Ozonizer 2C. Yan. Okay.
So, also nicer to see. Ang also nicer to see. Meron tayong ano niya na. Oops. Ano yan? Siyempre. Water purifier. Ayan, okay. Purifier and food sanitizer. Ayan, okay. It removes toxins from your body, kills bacteria, viruses, fungi, parasites, removes bad odors, eliminates harmful chemicals, oxidizes dissolved metals, increases water pH level, increases oxygen and water, and excellent for bathing and beauty. Yes. Okay. Yan ang ating Ozonizer 2C. Eh, ano ba yan? Ozonizer 2C na yan. Ang Ozonizer 2C is an electronic gadget. Yan. So, tuloy mo. Which functions as water purifier and alkaliner, air purifier, food sanitizer, health and beauty enhancer. Aprobado. It is tested and proven by our own Department of Science and Technology, DOST. At effective ito pagtanggal ng fungi, bacteria, at germs sa molecular level. Okay. Ito ang gamit ng Ozonizer 2C. Paano ba? Okay. Go, sis. Okay. How does it work? Ang Ozonizer as food sanitizer, food when exposed to ozone is cleansed from harmful elements such as bacteria, viruses, fungi, pesticides, chemical additives, and toxins. Okay. Test data by DOST revealed that the bacterial kill rates of Ozonizer 2C against Salmonella species in raw meat are 94.59% and 97.15% respectively at 15 to 30 minutes exposure. After ozonization, your food is therefore free from contaminants, which allow longer shelf life without compromising its freshness and nutrients. Yan ang gamit ng Ozonizer used okay. As food sanitizer. Yes. Para ito sa atin. Sige, go. Ito naman, Ozonizer used as air purifier. Ozonizer 2C generates ozone concentration of less than 0.05 ppm, which is completely safe to humans. The oxygen radical produced after splitting of ozone attaches to microbes and pathogens and destroys them by oxidation process. Tests conducted by the Department of Science and Technology showed that Ozonizer 2C has a bacterial reduction rates of 99.76% and 99.98% at 15 to 30 minutes exposure, respectively against Staphylococcus aureus in the air. Once the oxygen radicals are consumed by pollutants in air, there is nothing left. No foul odor, no bacteria, no pollutants, but only pure and breathable oxygen molecules. As a result, concentration of pure oxygen molecules increases in the air we breathe, increased oxygen delivery to the cells, and stimulates the metabolic, systematic, and immunologic processes of the body. Yan ang Ozonizer used as air purifier. Okay. At batiin natin ang mga tao behind that Ozonizer 2C. Binabati namin si Ma'am Pinky or ano ba yung pangalan niyan? Okay. Si Joby. Joby pala. Yung Ma'am Pinky kasi yun yung kanyang parang nickname. Yes. Joby Bautista sa kasi Dave Bautista yung vice president. Yes. And also the husband of Ma'am Pinky, si Ka Erwin. And also the doctor of the company, Dr. Renato Ferrer. Yeah, si Dr. And Ferrer. And also okay. To their ladies, yung kaibigan natin, ito sa De Castro, si Rachel Garcia, at saka si May Ann. Ayan, sa wakas, natandaan. Yes. Nung ating mga mababait na kaibigan. Oo, nakakatuwa. Yung mga nasa office, mababait din yung mga nag-assist sa atin dyan. Oo. Hindi natin sila masyadong napapansin. Information regarding Ozonizer 2C. Oo. Hindi natin napapansin. Formula Synergy Incorporated. Oo. Minsan nag-overlap yung ano natin. Hindi natin sila napapansin lang sa ngayon eh. Next time na lang pagka okay na friend.
Okay. Friend. Oo. Kaya nga yan. Lagi natin. Usapin naman natin ang kanilang ano, Ozonizer 2C sa ating mga tagapakinig. Oo. At saka siyempre. Huwag lang abusuin ang katawan. Tama. Huwag lang may stress sa globe. Bakit? Globe lang ha? Globe lang yan. Hindi, marami naman yung pinag-i-stressan. Sa kaso mo lang naman nagkaganyan. Pero marami na rin na ano dyan talaga. Kasi unahin po natin ang service natin sa lahat. Ano mang servisyo po yung inyong ibinibigay sa inyong ano, kung ano man po yung hanap buhay ninyo at nagsiservisyo po kayo, lagi po natin sanang uunahin yung kapakanan ng ating mga pinagsiservisyohan na siya namang nagbabayad, bumubuhay at saan ang mga tao na inupahan nila, di ba? Ano, friend? Pagka, oo, ano, ganyan, pangatawanan nila ang kanilang obligasyon. Kaya, pag ako nagkakamali eh, dapat ganyan eh. Ano yan? Ay, wala akong sound ah. Oh, yan. Dapat, yan. Dapat binabaril eh. Ako, nagkamali. Para sa akin yun. Nababaril. Oo. Teka nga, try nga natin. Good services. Good and efficient services. Yes. Oo. Para naman sa ganun, masisiyahan naman ang mga ano natin, di ba? Nakakainis customers naman talaga. Yes. O, di ba? Para naman sa ganun, eh, tayo naman eh, nagkakaroon ng masayang power! Ano, yan, ganyan. Para power na power and tayo. Power. Mm-hmm, pati yung ating mga ginagawa, eh, nakakaroon din ng kagandahan, di ba? Mm-hmm. Oo, so, power sa health. Kasi okay, pagka na-stress, kagagawa ng mga inefficient na nagbibigay ng servisyo, yes, talaga ma-hospital ka. Na-stress talaga. Bagay, you know, sila magbayad ng hospital na yan eh. Ano kaya, pwede kaya yung gano'n? Ay, nako. Ganun, ha? Ngayon lang nila inasikaso. Ngayon lang nila inasikaso, sis, at nandito na ako sa hospital. Oo nga. Kaya nga, yun ang kailangan. Na ako. Mm. Oo. Eh, tapos na yon. So, ang dapat nating anuhin, eh, talagang anuhin na lang natin. Pagsikapan na lang natin na huwag ka na lang magpaka-stress, friend. Para naman na masaya ang ating life. Mahirap yung ganyan. Oo naman, Madam Butterfly. Basta wag lang akong ano, stressin ng globe. Kasi dyan tayo nabubuhay din, di ba? Nagsiservisyo tayo sa ating mga tagapakinig at saka mga ating mga kapwa. Gustong lumigaya at maging malusog sa katawan. Paano natin magagawa kung ano, hindi nila tayo bibigyan ng mga means by which we can really reach the people and our listeners. Oo, tama, tama. O sige, makinig ka na lang uli sa magandang music. Ito ay siyempre, ito, okay, video. I just can't help believing, video ito. So, sa Ustream TV lang ito makikita. At saka sa ano, dito, magsawa na lang muna sila na ako yung nakikita nila kung ano yung pinaggagawa ko dito. Sige, ha? O sige, tahimik kayo okay, dyan, ha? Thank o you. Sige. Okay. Okay, thank you. I just can't help.
yesterday. Sabi natin, oo, di ba? Okay na. So, ayan na. Okay. At ito po, paalala lamang po sa ang sakit at kamatayan ay nagmumula sa maruming bituka. Tandaan po natin ito. Lagi nating isa sa isip. Ano po? Para nang sa ganun, lagi nating maaalala na kung lumalabis na ang ating mga pinagagawa, kinakain, ginagawa, kung ano man ang mga activities na ginagawa natin sa ating buhay, ay nagkakaroon tayo ng paalaala na tayo ay dapat pong mag-ingat. Okay, kung ikaw ay, ito yan, madaling mapagod at nanghihina, yung padig and low energy, kung abnormal ang paglaki ng iyong tiyan, bloated ka palagi, kung stingy gas ang iyong inilalabas, ano po, mabaho ang singaw ng katawan, meron kang body odor, madalas sumakit ang ulo, tumataas ang timbang o patuloy na pagtaba, at hindi mapadumi ng tama, ano, sa araw-araw, nagka-constipate ka, kailangan mo nang linisin ang iyong bituka o ang iyong colon. Di ba, sis? Narinig mo yon? Okay? Oo. Bakit? Bakit daw? Kailangan na linisin ang ating bituka at ang colon. Ang maraming bituka ay tinutubuan ng mga harmful bacteria, fungi at parasites na direktang nakakaapekto sa wall o gilid ng bituka na nagiging sanhi na pagkasira ng gilid ng bituka upang makapasok ang toxins o lason sa daluyang dugo o bloodstream at makaikot sa ating buong katawan. Karagdagan dito, ang mga harmful o mapaminsalang maliliit na mikrobyo o microorganism ay lumilikha ng toxic waste na nakakalason sa buong katawan na lalong nakakadagdag sa pasanin sa pagpunction ng normal ng ating atay, bato, ating liver, kidney, lungs at ang ating balat na napakalaga sa ating katawan. Kaya iyan po ang ating dapat babantayan. Ano po? Katulad po nung mga sakit na anong bawa, eczema. Maraming klase ng eczema, sis. Alam mo 'yon? Oo. At alam mo ba, sis, na ang eczema, ayun, kung yung mga tumutubo dun sa ating katawan ay bunga din ng stress 'yan. Bukod doon sa kung may marumi ang ating bituka, linisin. Ngayon, yung sobrang pagkaka-stress ay dapat nating ayusin, no? Iwasan. Yung ating mga sobrang lifestyle, yung maling lifestyle, no? Walang tulog, panayang ilom ng alak, panayang ng sigarilyo, lahat ng bawal, panayang kain ng mga matataba. Sis, lahat ng mga iyan ay sumusobra at inaabuso natin ang ating katawan. So, ang kailangan natin dyan ay ayusin natin. Para lang sa ganun ay maiwasan natin ang mga ganitong klase ng pagkakasakit na maaaring paulit-ulit, no? Yung sa ano, yung heart condition, yan ay paulit-ulit, kaya kailangan talaga inaalagaan. Tama ba, sis? Oh, di ba? Oo. Kaya kung alam natin ang ating mga ginagawa ay sobra na or dapat natin na isipin na ano yan, iwasan. Bawasan ang lahat ng sobra kasi alam natin anumang bagay na sobra ay makakasama sa ating katawan. Kaya nga yan ang pag-iingat na kailangan ating pinag-aaralan. No? Hindi ko mo may nakahain dyan, todo-todo natin. Pwede naman tayong tikim-tikim laang kung kinakailangan. Tama ba? At ikaw sis, meron ka pang gustong i-share? Baka meron ka pa. Yes, I would like to repeat. For your inquiries and more information about Ozonizer 2C, just go to G5 ADB Avenue Tower, ADB Avenue,
Ortigas Center, Pasig City. Yan sa may malapit sa Galeria. Yan okay. Sa Ibi Paldin. Sa ano, Ortigas. Malakas. And for malakas more na information, you sige can also contact my numbers 09-1050-81680 or 0915-0916-595. Okay. At saka syempre, we deliver, di ba? Anywhere in the world. Yes, we deliver internationally. Yes, kaya ang kailangan lang nilang gawin ay mag-inquire, mag-apply. Tama? Magbayad. Yes. Mag-order. Mag-order. Yeah, post their orders and extra payment for the delivery. Oo. Anywhere in the world. Yes, at yan ay para ma-experience nila kung ano yung kagandahan na pwedeng maano natin sa na ozonized na tubig, di ba? At yung ozonizer press na yan ay very convenient dahil hindi naman siya ganun kalaki. Yes. Mm-hmm. Very convenient. Madala mo kahit saan ka pumunta. Yes. And it is handy. Very handy. Yes. Kaya kahit saan ka pumunta, gusto mong maligo ng ozonized water, di ba? Kahit saan. Anywhere. Kaya pagka naglakbay tayo, dali natin yung ating ozonizer. Para saka healthy. Yung ano pa, may dagdag pa si yes, Madam Butterfly. Meron yung mga personal care na products like the ProCare Tooth Gel. Mm-hmm. And for the kwan naman, soaps, yung Honey Soft, at saka yung U-White, whitening soap ng yes, Life Formula Synergy Incorporated. Magkakaroon ka ng talagang flawless kutis skin na maganda. Flawless skin. Oo, meron yung ano, yung Life Energy. Ano yung isang yon? Yung Grape Seed. Grape Seed, yun naman ay isasabay nila yon sa U-White para lalong gaganda ang kanilang skin. Yes, tama. Para nang sa ganun, pagka kumagamit na sila ng ganyan na lahat, syempre, magkakaroon sila ng brochure niyan. At malalaman nila or makikita na nila yan sa internet. Kaya malalaman nila kung ano ang gusto nilang orderin para sabay-sabay na. Diba, sis? Yes, okay, that's right. At syempre, ang ano nila, www, yung kanilang website, www.3lifesynergy.com. Oo. At saka sa Facebook / Life Formula. Yan. Okay. Ulitin mo yung para sa ano? Sa mga website is www.3lifesynergy.com and sa Facebook / Life Formula. / Life Formula. Yan. So, yan ang ating wala dito sa aking ano kasi eh. Okay. At syempre, lagi nating aalalahanin ang ating kalusugan kasi lalo na yung mga meron pang mga maliliit na anak, di ba? Kailangan nilang pagtuunan ng pansin ang kanilang kalusugan. Oo. Ano pa ang mapapay mo? Ito nga pala, ulitin ko na lang yung kanilang address. Ano po? For inquiries, www.facebook.com/lifeformula ang headquarter nila head office 734 Mega Plaza Building ADB Sales Office G5 ADB Tower, no, di ba? But hindi, but Mega Plaza ang nakalagay dito, ADB Tower, di ba? G5 ADB Avenue Tower. Okay, ayun, G5 ground floor 5 ADB Avenue Tower. Mm-mm. ADB Avenue Ortigas Center Pasig City. Doon. Oo, ayan. Kanilang opisina dyan sa ADB Tower. Mm-mm. So, yung okay na, no? So, doon na lang sila magpunta. Mas maganda pagka yung attend sila ng mga seminar, yung mga malalapit lang, di ba? Every Tuesdays, pwedeng mag-attend sila ng seminar doon at si Dr. Ferrer, sasagot sa kanila mga katanungan tungkol sa kalusugan. Okay. So, Life Synergy at yahoo.com ba sila? Ito nakalagay dito, no? Sa ozonizer po sila. Okay. At ang kanilang telephone number, direct, 687-4-
0917-817-0. Okay, ayan. 0917-815-8130. Ayan. 0922-845-5671. Ayan. Ulitin ko yung landline, sis. Okay, sige. Yung landline nila ay 687-4770. Oh, at saan nila nakita lang, ano? Halimbawa, diyan po namin nakita yan, dun sa Madam Butterfly and Friend. Ayan. So, para maano nila, malaman natin kung merong bumibisita sa atin para sa atin doon sa kanila. Tama? Yes, Madam Butterfly, tama yun. At saka, we are looking forward to seeing you guys diyan sa office at nang pati kami ay makarating uli. Tama ba, sis? Yes. Okay. soon. At praying soon for everybody, lahat ng ating mga friends, yung ating mga friends outside, friends sa FB, friends sa real life, ano? Invited yes po sila, yung mga friend natin na nasa malalayo, atin po silang inaanyayahan na bisitahin ang website nang sa ganon malaman din nila kung ano ang pwedeng magawa sa kanila nito. Ito ba'y pwedeng makatulong sa kanilang pangkabuhayan? Pwede rin. Pwede sa kanilang pagpapaganda, di ba? So, makakasave pa sila ng time, di ba? Kasi kung minsan, yung iba kasi nadadala doon sa ibang ano, yung ibang website na nagdadala ng mga naghahatid ng mga product na binibili online, di ba? Kasi dapat naman masabihan natin, nako, mabanggitan natin na sana naman po yung mga online businesses diyan, sana po naman mga tama po yung pinapadala ninyo na talagang may pagmamalaki natin, hindi panghihinayangan, di ba? Para nang sa ganun, ma-enjoy naman natin ang ating ano ba tawag diyan, shopping online. Membership. Yes, oo. Yeah, membership natin. Hindi ma-cut short ang ating Kwan membership. Oo. Tsaka pati yung ano, yung kailangan talagang nasisiyahan ng ating ang kanilang mga customers sa online business, di ba? That's right. Oo. Kaya yan po yung ating hindi sila madi-discourage. Oo. So, friend, ikaw ay meron na lamang tayong 6 minutes ano para mag-go tayo. At kung may babatiin ka pa, batiin mo na. Para nang sa ganun okay. Sige, binabati go ko yung mga anak mo, na sobrang busy. At saka yung mga anak ko, si Leia. Yes. Leia Quico, si Lorraine Erica Ray Quico, si Raynan Quico, si Hazel Marie, at saka ang family ng mga Ramirez's. Yan, at right saka ano, Madam Butterfly. Yes. We've not been to my parents, Mama and Papa, for a long time na. So binabati ko rin sila. Okay. At ang mama ko ay tumawag sa kaibigan ko na magpapadala sa hospital para magpa-check up. Okay. Pero sabi ko, pakisabi na lang na at this time hindi ko pa magawa yan. Sana humingi na lang sila ng assistance from other good people in their area, dun sa Tokyo Village. Okay. At saka, thank you, sis. Diyan ka lang muna hanggang sa magpapaalam na tayo. Share lang natin ito. Dahil tayo ay mahilig po naman tayo kumain ng mga prutas. Ano po, kung gusto po naman ninyo ng mga sariwang juices, ito po. Kung kayo po ay medyo gustong maglinis ng liver, ito, mag-shake po kayo ng apple at saka ng carrots. Ayan. Yan po ang inyong iinumin. Ang kagandahan dyan, nandiyan ang lahat, pati yung hindi lang katas, ano? Sis! Yes, sis! Go! Sis, bago ako magpaalam sa listeners, yes, binabati ko naman at nagpapasalamat ako sa pamilya ng Mira, si Madam Butterfly, yes, at sa kanyang mga in-laws, at sa kanyang mga anak, for their moral support, and of course, for anything that they've done to me, yes, habang nandun ako sa hospital. Yes. Dahil with their help, napapaigi ang aking kalooban. Nakakagaang ba ng loob pag may text? May message, may messenger. Oo. Sige, sis, magpaalam ka na. Andito po, wag po kayong aalis. Oh. Meron po tayong Seafarers Online. Yan po ang next program natin. 3 to 5 p.m. Kasama po ninyo dyan ang inyong paboritong Seafarers, Paul S. Berromeo Maglunsod at Bebenzio Serrato. Ano po?
At siyempre, minamati ko sila. Oo, ayan. Minamati ko sila lahat. Oo, andyan sila. Oh, si Ma'am Pe. Ang ating mga technician dyan. Okay. Thank you very much, Madam Butterfly. Okay, friend. Yes. Mwa. Okay. At, mwa, mwa. Okay na. No, wak na yung maksalita. Ajet. Okay na. At siyempre, nawa po ay nagustuhan po natin ang ninyo ang ating napag-usapan ngayon, ang ating pong naibahagi ngayong araw na to. At natutuwa po ako na nandiyan pa rin po kayo, no po. At hanggang sa susunod na Biyernes. Tingnan po natin. Meron pa akong 3 minutes eh. Teka. I-play mo na si ano natin. Okay? Start na yan. Hinaan mo pa. Ayan. Okay, yan na po yung ating extra music. At bigyan po natin ang daan na makaupo ng tama sa kanilang pwesto ang ating mga seafarers online. Ito pong muli ang inyong lingkod, Madam Butterfly Melmira. Hanggang sa susunod na Miyerkules, kayo po ay akin muling aasahan na makasama ko. Sa ating mga hindi po nabati, marami pong salamat sa mga hindi natin nabanggit. Ano po? Thank you po very much sa lahat ng inyong pagtitiyaga na makasama ang inyong lingkod. Bye-bye hanggang sa susunod na Biyernes. Paalam! Oh, it breaks my heart. You'll never see me cry, and you won't hear me sigh. It's time to say we're through. It's time. It's time to say goodbye. It hurts to even try. I can't believe we're through. What else can I do?